Noong unang panahon, bago pa tayo nagkaroon ng prutas na pinya, merong mag-ina na masayang namumuhay sa isang maliit na baryo. Ang pangalan ng nanay ay si Aling Rosa. Ang kanyang anak na babae naman ay si Pinang. Siya ay 10 taong gulang. Matagal nang namatay ang asawa ni Aling. Rosa, kung kaya't malaki na si Pinang na walang ama. Gusto ni Aling Rosa na lumaking masipag si Pinang, kung kaya't tinuturoan niya ito ng gawaing bahay. Kaso lang, minsan tinatamad si Pinang at hindi sinusunod ang utos ng kanyang nanay. Dahil dalawa lang silang mag-ina, mahal na mahal niya si Pinang. Kaya't minsan, kahit napakatigas ng ulo, ay pinabayaan na lang ni Aling Rosa. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at hindi siya makagawa ng gawaing bahay. Inutusan niya si Pinang para magluto ng kanilang kakainin. Pero katulad ng dati, tinatamad si Pinang at ayaw niyang gumawa ng gawaing bahay. Mas gugustuhin pa niyang maglaro sa labas kaysa tulungan ang kanyang nanay na may sakit. Dahil hindi makatayo si Aling Rosa, napilitang sundin ni Pinang ang utos ng kanyang nanay na magluto ng kanilang kakainin. Bago pa siya magsimulang magluto, natanong niya sa kanyang nanay kung nasaan yung sandok. Maya-maya, bumalik ulit si Pinang para magtanong kung nasaan pa ang ibang gamit sa lutuan, kahit ito ay nasa tabi lang ng sandok. Wala namang problema sa paningin si Pinang, tinatamad lang siyang maghanap kung kaya't tanong siya ng tanong. Hindi nagtagal, bumalik na naman si Pinang para magtanong kung nasaan na naman ang isang gamit sa lutuan. Hinang-hina si Aling Rosa at masakit ang kanyang nararamdaman. Kung kaya't sa galit na sabi niya, "Naku, Pinang! Sana magkaroon ka ng maraming mata para lahat ng bagay ay makita mo at hindi ka na magtanong pa." At dahil nagalit ang kanyang ina, tumahimik at umalis si Pinang para hanapin ang mga tinatanong sa kanyang nanay. Dumating ang hapon at medyo gumanda-ganda ang pakiramdam ni Aling Rosa. Kung kaya't siya ay nakatayo muli. Hinahanap ni Aling Rosa si Pinang pero wala siya sa loob ng bahay. Siguro siya ay nasa labas at naglalaro. Wala rin si Pinang sa labas ng bahay pero nakita ni Aling Rosa ang tsinelas ni Pinang, katabi ang kakaibang halaman. Ang kakaibang halaman na bigla tumubo ay bilog at pahaba na parang ulo ng tao. Ito rin ay napapaligiran ng maraming mata. Dito naaalala ni Aling Rosa ang huling sinabi niya kay Pinang. Ang sabi niya na sana magkaroon siya ng maraming mata para makita niya ang kanyang hinahanap. Laking lungkot ni Aling Rosa na magkatotoo ang kanyang sinabi. Ganun pa man, inalagaan niya ang halaman at itinatawag itong Pinang bilang alaala sa kanyang anak. Lumipas ang ilang taon, dumami ang halaman at ito ay tinatawag na pinya ng mga kapitbahay ni Aling Rosa. At ito ay Nina, magluto ka. Wala pa manday. Wala pa manday. Ay, di ba medyo bati ito? Ito yung kakamatang. Doing?